Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, na sa amin ay nagmamahal, nabuhay po kami sa kasalanan, nang iwan namin ang Diyos at naging mga kaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang gawa. Gayunman, nahabag ka sa amin at tinanggap ang kahatulan at sumpa na nararapat naming tanggapin. At iniligtas kami nang wala kaming anumang ginawa sa pamamagitan ng paghuhugas ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Salamat po sa pagpakihintulot mo ng biyaya upang maunawaan namin ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos at makamit ang buhay na walang hanggan at pag-asa. Salamat po sa pagtulong sa amin na maipangaral ang Ebanghelyo nitong nakaraang linggo at sa panguna sa mga baguhan na makapakinig ng salita upang maunawaan ang biyaya ng Diyos. Kami na mga tinubos ng mahalagang tugo ni Jesus ay nakikiusap na gabayan at hawakan mo po kami sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo upang makapamuhay kami ng nararapat bilang mga anak ng Diyos sa aming natitirang buhay. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang oras na ito upang mapag-aralan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pagtitipon sa amin. Naniniwala po kami na kasama namin ang Diyos sa oras na ito. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga taong nakikinig online sa kani-kanilang pamilya at sa kani-kanilang lugar. Ituro mo po nawa ang salita na nais ipahayag ng Diyos at ang banal na kalooban ng Diyos at kung ano ang nararapat naming gawin ayon sa panahon sa gabay ng Espiritu Santo. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit at hawakan ang mga nanghihina at mga tinutukso upang hindi sila matisod sa pamagitan ng pagpapahintulot sa kanila ng nararapat na biyaya. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia. Juan chapter 10. Juan chapter 10. Verses 27 hanggang 29. Juan chapter 10, verse 27 hanggang 29. Babasahin ko po. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. At hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Matiga po nating pinag-aaralan ang Biblia ng sama-sama nitong nakaraang linggo, bagamat nasa ilalim tayo ng mahigpit na kontrol dahil sa corona pandemic at hindi tayo malayang makapagtipon upang mag-aral ng salita. Maraming tao ang nakinig ng salita hindi lamang sa ating church building kundi pati sa kani-kanilang bahay at sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Naniniwala po ako na maraming tao ang naligtas sa pamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos sa pagkakataong ito. Kahit hindi natin alam kung gaano kadaming tao ang naligtas, subalit alam ito ng Diyos at ng mismong naligtas. Walang ibang bagay ang higit na mas mahalaga kaysa na makilala ang Diyos at maunawaan ang biyaya ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan mula nang tayo ay ipinanganak.
Sinasabi sa Hebreo chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kung ating pababayaan o ipagsasawalang bahala itong napakadakilang kaligtasan, hindi natin matatanggap ang kaligtasan. At alam ng mga taong ligtas kung gaano kadakila at kahalaga ang ating kaligtasan. Kaya gusto nila hindi lamang ang kanilang pamilya kundi pati na rin ang kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapitbahay ang maligtas. Ang puso ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas ay naging puso na rin nila. Meron tayong masidhing pagnanais na maipangaral ang Ebanghelyo sa mas marami pang tao. Ito ang utos ng Panginoon at ang layunin ng ating buhay sa mundong ito bilang Kristiyano. Kaya sinisikap nating maipangaral ang Ebanghelyo sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Sa tingin ko po, maraming tao ang nakinig ng salita ng Diyos at maraming tao din ang naligtas. Ngayon ay nais kong ibahagi ang tungkol sa buhay ng naligtas na Kristiyano. Sa Biblia, may mga salita na dapat maunawaan ng mga hindi paligtas at mga salita na kailangan upang sila ay maligtas at ang mga salita na dapat malaman ng mga ligtas. Ito ang kailangan nating matutuhan sa Biblia ng tuloy-tuloy. Ang mga bagay na dapat gawin ng tao ay ang kilalanin ang Diyos, maunawaan ang biyaya ng Diyos at maligtas sa pamagitan ng pananampalataya at mamuhay ayon sa salita at sa Espiritu Santo. Ito ang pinakamahalaga. Kaya kailangan nating masikap na pag-aralan ang Biblia upang maisagawa ito. Maari nating basahin mag-isa ang Biblia, subalit mahirap maunawaan ang salita ng mag-isa. Kaya kapag pinag-aaralan natin ang sama-sama ang Biblia sa lugar kung saan naroon ang Diyos, ang Espiritu Santo ay tumutulong sa atin upang maunawaan ang salita. Kaya kailangan nating masikap na pag-aralan ang salita. Para mabuhay sa mundo, hindi ba pinag-aaralan natin kung ano ang kinakailangan upang mabuhay sa mundo? Napag-aaralan natin ito sa eskwelahan. Subalit, ang pag-aralan ng Biblia ay kailangan hindi lamang para mabuhay sa mundo, kundi kailangan din natin ito upang mabuhay ng walang hanggan sa pamagitan ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Kaya natin pinag-aaralan ang Biblia. Matututunan natin ang kaalaman ng mundo sa pamagitan ng ating utak, subalit kailangan nating maunawaan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ating budhi. Imposible nating malaman ang lihim ng Diyos sa pamagitan ng ating kaalaman at karunungan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos para ito maunawaan. Subalit kung pag-aaralan natin ang Biblia ng may pusong nagnanais maunawaan ang salita at ninanais ang biyaya ng Diyos at ang salita, kung gayon tutulungan tayo ng Diyos na maunawaan ito sa pamagitan ng pagbubukas sa ating puso. Nakakamangha na matutuhan natin ang Biblia ng may tapat at nasasabik na puso. Kung pag-aaralan at maunawaan natin ang salita, hindi lamang tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos, kundi ang ating kaluluwa ay maaari ring maligtas at makasama ang Diyos at tulungan tayo sa ating buhay Kristiyano. Maging sa ating pisikal na buhay ay tumutulong ang Diyos at ang Diyos ang mag-iingat at tutulong sa ating pamilya hanggang makapasok tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos kung tayo ay susunod sa salita ng Diyos. Kaya kailangan nating pag-aralan ng Biblia ng tuloy-tuloy. Kung paanong umiinom tayo ng tubig at kumakain at humihinga ng tuloy-tuloy para mabuhay, pagkatapos nating maligtas, kailangan ng ating kaluluwa ang biyaya na patuloy na ibinibigay ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Bagamat natanggap na natin ng minsanan ang biyaya ng kaligtasan, marami pa rin salita ang dapat nating maunawaan. Kaya sa puntong ito, nais ko pong sabihin ang pinakamahalagang kaalaman sa buhay Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan ng paisa-isa. Sinabi ni Jesus, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin.
Nang tayo ay maligtas, nalaman natin na si Jesus ang ating pastol, ang ating mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Si Jesus ang mabuting pastol na nagmamahal sa atin at siyang nagbigay ng kanyang buhay para tayo maligtas. Tinawag niya tayong mga nang iwan sa pastol at mga naligaw ang daan at mga pag-alagala. At ngayon ay nakabalik na tayo sa Panginoon sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Tayo'y mga naligtas na tupa na nakabalik sa dibdib ng Panginoon, hindi na mga naliligaw. Ang Panginoon na nag-iingat sa atin at nangunguna sa atin hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Nung minsan, ako ay bumisita dun sa bansa na Turkey. At may isang pastol na nakita ako dun na nangangalaga sa isang kawan ng mga tupa sa luntiang pastulan. Kaya pumunta ako dun at hiniram ko ang kanyang balabal na gawa sa balat ng tupa. Pagkatapos ay hiniram ko rin ang kanyang tungkod. Sinubukan kong gayahin ang ginagawa niya bilang pastol. Tinawag ko ang mga tupa na gaya ng isang pastol. Dahil nakita ko kung paano sila tawagin ng pastol at sila'y sumusunod sa kanya. Kaya gumawa din ako ng tunog na gaya ng ginagawa ng pastol. Narinig nila ang tinig ko. Kayumay, hindi sila gumagalaw. Ni hindi nga nila ako tinitignan. Sa Juan chapter 10, verse 4 hanggang 5, sinasabi dito, sumusunod sa kanya ang mga tupa. Sapagkat kilala nila ang kanyang tinig, ngunit hindi sila sumusunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kung wala doon ang pastol, maaring natakot na ang mga ito at nagsitakbuhan mula sa akin. Maaring tinitignan nila ako at nagsasabi, sino siya? Ang damit niya ay gaya ng sa pastol, subalit hindi ang tinig. Kaya hindi nila ako sinusunod kahit isang beses. Alam nila na hindi ako ang kanilang pastol at hindi sila ang aking kawan. Pagkatapos nating maligtas, malalaman natin ang tinig ng Panginoon. Ito ay nakakamangha. Nung tayo ay maligtas, nabuksan ang ating mga tinga upang makinig sa salita ng Diyos. Binuksan ng Diyos ang ating mga mata at tinga upang ating maunawaan ang salita ng Diyos. At binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip na maunawaan ang katotohanan. Ito ay kahanga-hanga. Ang mga taong naligtas ay ang kawan ng Panginoon. Pinakikinggan nila ang tinig ng Panginoon at sumusunod sa Kanya. Hindi sila sumusunod sa mga pastor o anumang sekta ng church. Ang mga taong ligtas ay nakikinig sa tinig ng Panginoon sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia at sumusunod sa Panginoon saan man siya pumunta. Sinasabi ni Jesus, sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig at sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mga tupang naliligaw, kundi tayo ay mga tupang sumusunod sa Panginoon. Nakabalik na tayo sa ating walang hanggang pastol at tagapag-alaga. Tayo ay mga naligtas. Ito ay kapareho ng nakabalik na tayo sa Panginoon. Ang alibughang anak ay bumalik sa kanyang ama. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin tayo na mga naniniwala sa kanya at sumusunod sa buhay na walang hanggan. Tayo ay mga naligtas at ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Tayo ay mga naipanganak ng muli. Lahat ng mga ito ay magkakapareho ang kahulugan. Ang taong ligtas ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay makakapunta sa kaharian ng Diyos
anumang oras tayo mamatay, kailanman hindi sila mapapahamak. Kung ang buhay na walang hanggan ay mawawala, hindi ito buhay na walang hanggan. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Kung ang isang tao ay bumili ng mamahaling bagay gamit ang malaking halaga ng pera, iingatan niya ito para hindi mawala. Ang Panginoon ay namatay para sa atin at iniligtas tayo sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Napakahalaga na kabayaran. His blood bought me, never lost. At hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Kahit na sinubukan itong kunin ng Diablo, ang Panginoon ay mas malakas kaysa sa kanya. At muling sinabi ni Jesus, ang ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakagaw na mga ito sa kamay ng ama. Tayo iniingatang ng doble o makatatlong ulit na seguridad sa kamay ni Jesus at ng Diyos Ama. Sinasabi ng iba, kahit ligtas na tayo, kung makakagawa tayo ng kasalanan, maaring mawala ang kaligtasan. Ang taong ligtas ay maaring mapunta sa impyerno kapag nakagawa siya ng kasalanan. Kung siya ay totoong ligtas, siya ay anak ng Diyos, at ang anak ng Diyos kailanman ay hindi maliligaw. Ang problema ay ito, siya ba ay totoong ligtas? Siya ba ay totoong nananampalataya? Ang kaligtasan ay nangyari ng isang beses lang. Ang kaligtasan ay hindi pa ulit-ulit na ibinibigay at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Kaya, ang pamagat ng sermon na ito ay ang katiyakan ng kaligtasan. Gaano katiyak ang ating kaligtasan? At pagkatapos, ang walang hanggang kaligtasan. Gaano kawalang hanggan ang ating kaligtasan? Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay mapubuhay sa kaharian ng Diyos ng walang hanggan. Ito ang pinapangaral ko ngayon. Maging ang mga ligtas na tao ba ay pupunta din sa impyerno? Mayroong kaparehong salita nito sa Biblia, ngunit mali ang kanilang pagkakaunawa sa ibig sabihin nito. Pagkatapos nating maligtas, kapag hindi tayo sumunod sa Diyos, maaari tayong mapunta sa impyerno. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya dahil tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na nagligtas sa atin. Ang ating buhay pananampalataya ay resulta ng ating kaligtasan na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at nabubuhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Nabubuhay tayo para sa Panginoon at maaari din tayong mamatay para sa kalwalhatian ng Diyos. Kung kinakailangan nating idagdag ang ating mga gawa sa kaligtasan ng Diyos, ito ay hindi perpektong kaligtasan. Kaya sa Juan chapter 6 verse 39, at ito ang kalooban na nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Tayo na mga naligtas sa ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus na anak ng Diyos. Huwag kong iwala ang anuman, kahit isa. At sa Hebreo 9:12, sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya'y pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Tinubos ng Panginoon ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng kanyang dugo. Lahat ng ating mga kasalanan nung nakaraan, kasalukuyan at sa hinaharap ay tubos na sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Sa Hebreo 10:12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay naupo sa kanan ng Diyos. Si Jesus ay nag-alay ng isa lamang sakripisyo at tinupad ang walang hanggang katubusan. Ang walang hanggang sakripisyo, ang walang hanggang katubusan, ang buhay na walang hanggan, lahat ay walang hanggan. Kaya ang buhay ng mga taong naligtas ay talagang sigurado. Ito ay walang hanggan. Sinasabi ng iba, ganun pala. Kung natanggap ko na ang walang hanggang kaligtasan at kapatawaran ng aking kasalanan, ay wala na walang hanggang paghukom
okay lang pala na mamuhay ako ng ayon sa gusto ko dahil tapos na ang paghuhukom sa kasalanan. Habang nabubuhay ako sa mundo, makakagawa pa rin ako ng kasalanan dahil ang katawan ko ay nasa kasalanan pa rin. Kung may ganitong tao na may ganitong pag-iisip, ito ay isang malaking pagkakamali. Minamahal tayo ng Diyos, ngunit hindi ang kasalanan. Pag-isipan ninyo po ito. Gaano katerible ang kasalanan para mapatawad ang ating kasalanan at maligtas tayo. Dahil sa kasalanan ito, ang kaisa-isang anak ng Diyos ay namatay sa halip natin. Paano kung pagkatapos ninyong maligtas, naisip ninyo ba, ayos lang ba na magpatuloy ako sa kasalanan? Ito ay dahil kahit patuloy akong nagkakasalan paulit-ulit, naman akong patatawarin ng Panginoon. Paulit-ulit na mamamatay ang Panginoon para sa akin. May ganito din ba kayong puso? Sinasabi, ang taong ligtas ay hindi na dapat magkasala at mula nang tayo ay maligtas, ang puso natin ay hindi naman agad magiging gaya ng anghel. Ang mga anghel ay hindi nagkakasala. Maliban kay Lucifer na pinalayas sa harapan ng Diyos at ang mga natirang anghel ay hindi maaring magkasala. Kahit ligtas na ako, anak na ako ng Diyos, gayunman mayroon pa rin akong ang lumang pagkatao. Mula nang ikaw ay maligtas, mas maganda sana kung ang iyong masasamang pag-iisip at lumang pagkatao ay nawala na rin at ikaw ay naging malinis at banal gaya ng Diyos. Ngunit hindi ito ganun. Gaya ito ng batang ipinanganak bilang tao. Ngunit ang sanggol na bagong panganak ay pumupupo, umuihi at gumagapang kapag siya ay medyo malaki na. Pinupulot ang kahit ano at sinusubo. Ang pupo ng aso, ang pupo ng baby, pareho lang. Bakit? Dahil napakabata pa. Kahit na ang sanggol ay nakaubad, hindi niya alam kung paano mahiya. Hindi niya alam kung gusto ba ito ng ibang tao o hindi. Ginagawa niya kung ano ang gusto niya. Ginagawa ito ng sanggol nang walang pakundangan. Kapag sila ay medyo lumaki na, alam na niya paano itago ang kanyang kahihiyan at alam niya na kung gusto ito ng mga tao o hindi. Paano kung mapapasaya si Papa at si Mama? At paano ako mabubuhay ng maayos? Habang siya ay lumalaki, naunawaan niya ito at higit ng higit pa. Ganito lumalago ang mga taong ligtas, ang maligtas ay ang maipanganak bilang anak ng Diyos at pagkatapos na maligtas, ang pananampalataya ay dapat na lumago. Lumago ng patuloy. Gaano ito katagal nalalago? Hanggang sa araw na humarap tayo sa Panginoon. Ang lumago ay ang pagbabago. Sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu, ang ating puso at buhay ay unti-unting mababago. Tayo'y binabago ng kagaya ng makalangit na Ama. Ang layunin ng kaligtasan ng Diyos ay hindi upang kumain ng sagana at mamuhay ng maayos sa mundong ito sa mahabang panahon. Iniligtas niya tayo upang ibigay ang walang hanggan at maluwalhating kaharian ng Diyos at na walang kasalanan, sumpa at kasinungalingan. Nung tayo'y naligtas, tayong mga miserableng makasalanan ay naligtas. Kapag tayo'y pupunta sa Panginoon, dapat na unti-unti na tayong nababago na walang kahihiyan dahil papasok tayo sa malwalhati at banal na lugar. Sa sandaling binago natin ang ating mga puso, mababago ang ating pamumuhay, mababago ang ating pananalita, mababago ang ating kilos ng higit at higit pa. Bilang ligtas, mababago tayo. Bilang anak ng Diyos, dapat tayong maging karapat-dapat at banal. Ang mga taong ipinanganak na namumuhay na parang hayop, mali ito. Kaya ang taong ligtas ay hindi na dapat magkasala pa. Subalit kung ang pananampalataya mo ay bata pa, maaring magkamali ka dahil sa iyong puso at hindi pa nababago. Kaya kung gaano kailangan kong pag-aralan pa ng kaunti ang tungkol dito. Tignan po natin sa Juan chapter 8, verse 11. Tignan po natin sa Juan chapter 8, verse 11. Juan chapter 8,
verse 11. At sinabi niya, walang sino man Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Kung titingnan natin yung mga naunang talata, kinaumagahan si Jesus ay nangaral ng salita sa templo ng Jerusalem. Subalit, habang si Jesus ay nangaral, biglang nagkaroon ng ingay dahil nakahuli ang mga eskriba at pariseo ng babaeng mangangalo niya at dinala kay Jesus. Marahil ang lalaki ay tumakbo kaya yung babae lamang ang nadala nila. Ang babae ay dinala niya may miserableng anyo. Tinanong ng mga pariseo si Jesus, sa kautosan ay pinag-uutos na ang ganyang babae ay batuhin hanggang sa kamatayan. Ano ang masasabi ng guro? Ano ang masasabi ng guro? Ang layunin nito'y hindi upang batuhin ang babae, kundi upang masilo si Jesus. Kung sasabihin ni Jesus na patayin ang babae, ang Mosaic Law ay maisa sa katuparan. Subalit, dahil pinamumunuan ng Roma ang Israel sa panahong iyon, walang sino mang papatayin malibang hinatulan patayin ng gobernador ng Roma. Kaya kung sasabihin ni Jesus na patayin ang babae, nilabag na niya ang batas ng Roma. Kung sinabi naman ni Jesus na huwag patayin ang babae, lalabagin niya yung mga kautusan kay Moises. Ano mang maging desisyon niya, ito'y upang masilo si Jesus. Ang layunin nito'y upang subukin at patayin si Jesus. Ito yung layunin ng pagtatanong ng mga eskriba at pariseo kay Jesus patungkol dun sa babaeng mangalo niya. May isinulat si Jesus dun sa lupa gamit ang kanyang daliri. Hindi ko alam kung ano yung sinulat niya dahil wala ito sa Biblia. Pagpunta ko sa Diyos, gusto ko siyang tanungin, ano ang isinulat mo, Panginoon? Na-imagine ko, sa Mateo chapter 5, maaring ang sinulat ni Jesus ay, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Sa tingin ko, ito ang isinulat ni Jesus. At tumingin si Jesus sa mga tao. Nagsulat ulit si Jesus upang maunawaan nila ang kanilang mga kasalanan. At siya'y tumayo at nagsabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Ang inosente ang unang bumato. Nasaan ang inosenteng tao? Hindi ibig sabihin na pangangalo niya lamang. Maraming taong nakakagawa ng malalang kasalanan ng higit sa babaeng ito. Ang malaki at maliit na kasalanan ay parehong kasalanang hahatulan sa harapan ng Diyos. Nasaktan ang kanilang mga konsensya. Mula matanda hanggang bata ay ibinaba ang kanilang bato at umalis. Bakit ang matatanda ang unang umalis? Dahil sila'y higit na guilty habang sila'y nabubuhay ng matagal. Ang matatanda ay mas nagkakasala, isang makasalanang karanasan. Silang lahat, maging ang mga bata, ay umalis habang binibitawan ang batong hawak. Nagkaroon ng katahimikan, ang babae ay handa ng mamatay sa kanilang mga bato. Ipinikit ang kanyang mata at lumuhod at siya'y natahimik. Sinabi ni Jesus sa babae, wala na ba ni isang humatol sa iyo? Ang kahatulan ay pag-uom. Ang babae ay tumingin sa paligid at walang sino mang nakita, wala sino mang Panginoon kung ano ang ginawa ni Jesus. Dahil si Jesus ang tanging inosente, wala akong kasalanan, kaya maaari kitang patayin. Ipikit mo ang iyong mata. Tanging si Jesus lamang ang tunay na makakahatol. Subalit sa mga salita ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at ngayon huwag ka nang magkasala.
ang salitang hindi hinatulan ay hindi na huhukuman kung ito ay mangyari kung gayon nilabag ni Jesus ang mosaiklo. Sinasabi ng kautosan na ang ganitong babaeng nagkasala ay pagbabatuhin hanggang sa kamatayan. Sinabi ni Jesus, hindi na rin kita hahatulan, hindi kita hinahatulan. Pagkatapos nito, siya'y lumabag sa mosaiklo. Hindi rin kita hinahatulan. Sinasabi niya ito dahil ako na ang tatanggap ng kahatulan at paghuhukom sa halip na ikaw. Hindi ka nahatulan. Ibig sabihin nito na si Jesus ay mamamatay sa krus para sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. Hebreo 9:22. Kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang inosenteng tao ay hindi mamatay, ang kasalanan ay hindi mapapatawad. At sinabi ni Jesus sa babaeng mangangalo niya, hindi rin kita hinahatulan. Dahil siya ang mamamatay sa halip na ang makasalanan ang babaeng mangangalo niya. Ang Panginoon ay may kapangyarihang humatol at magpatawad ng kasalanan. Bakit? Dahil namatay ang Panginoon sa krus para sa mga makasalanan at binigyan tayo ng mapagkakatiwalaang ebidensya. Ngayon, depende kung maniniwala kayo o hindi, ang kahatulan ay dumarating sa mga hindi sumasampalataya. Kaya nga sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Ito ang kaligtasan. Ikaw ay napalaya dahil ako'y mamamatay sa halip na ikaw. Subalit huwag ka nang magkasala. Huwag mo nang gawin iyon. Huwag ka nang magkasala ulit. Ang layunin ng pagpapatawad ng kasalanan ay hindi upang magkasala ulit, kundi upang hindi na tayo magkasala pa. Ngayon, gayon din sa atin, ang Panginoon ay namatay para sa atin at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng kanyang dugo upang hindi na tayo magkasala pa. Kaya, kung magkasala tayo, sa Juan 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Noon, tayo'y mga alipin din ng kasalanan, subalit hindi lamang ipinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng salita ng Diyos at pananampalataya, tayo'y napalaya sa kasalanan at naging alipin ng katuwiran. Ang maging alipin ng kasalanan ay nangangahulugang ginagawa mo kung ano ang sinasabi ng kasalanang gawin mo. Sa 2 Pedro 2:19, sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumilupig sa kanila. Kung tayo'y mahulog sa kasalanan, tayo'y nagiging alipin ng kasalanan. Kung tayo'y nahihila ng Diablo, tayo'y nagiging alipin ng Diablo. Kung tayo'y nahihila ng laman, tayo'y nagiging alipin ng laman. Tayo'y mga lingkod ni Hesukristo. Lingkod ng Diyos, lingkod ng katwiran. Tignan po natin sa Roma chapter 6. Tignan po natin yung mga talata sa Biblia. Makikita natin ito sa Roma chapter 6, verse 1 hanggang 2. Roma chapter 6, verse 1 hanggang 2. Roma 6, 1 hanggang 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayo'y mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayo'y mabubuhay pa roon? Dahil sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon at ipinakita sa atin ang biyaya. Kaya dapat ba tayong magkasala ulit upang makatanggap ng higit pang biyaya? Hindi. Ang biyaya ay libreng ibinigay at ang kaloob ay libreng ibinigay. Kaya kung paanong nagbayad ng malaking halaga ang tagapagbigay ng kaloob at ibinigay sa atin ang kaligtasang ito sa pamagitan ng pagbabayad ng malaking halaga, magkakasala pa po ba tayo? Tayong mga namatay na sa pagkakasala. Ang Panginoon ang namatay para sa ating kasalanan sa halip natin. Paanong tayo na mga namatay kasama ni Jesus sa kasalanan ay mamumuhay ulit sa kasalanan? Ito'y walang katuturan. Tingnan natin sa Roma chapter 6 verse 17 hanggang 18. Roma 6:17 hanggang 18. Ngunit, salamat sa Diyos na bagamat
kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng paggawa ng matuwid. Oo, ngayon sa pamagitan ng pagtanggap at pagsunod sa salita ng Ebanghelyo, tayo'y napalaya sa kasalanan at naging mga lingkod ng katuwiran. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya ang mga taong ligtas ay dapat na matakot sa kasalanan ng higit na lason ng ulupong. Dapat ninyong ituring ang kasalanan na seryoso. Gaano ba kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan? Sa tingin niyo ba iniibig niya ang inyong kasalanan? Siyempre hindi. Nakasulat sa Hebreo 12:4, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Dapat ninyong labanan ang kasalanan. Hanggang kailan kayo lalaban? Dapat kayong lumaban hanggang sa dumanak ang dugo. Ayos lang ang mamatay habang nilalabanan ang kasalanan. Alam ninyo ba ito? By the way, namumuhay ba kayo ng kamtan lamang? Ng katamtaman lamang? Sa inyong sariling kaginhawahan? Hindi ito posible. Kung sinasabi nating ang mga naligtas sa biyaya ng Diyos ay hindi mapapahama, ang mga laban sa atin ay nagsasabing, sinasabi ng mga taong iyon na kapag sila ay naligtas, pwede na rin magkasala. Kaya nga, sinisisi nila tayo. Sino nagsasabi ng ganito? Sa ganitong paraan ba natin itinuturo? Ito'y masamang paninirang puri. Kailangan nating labanan ng kasalanan. Tingnan natin, 1 Tesalonica chapter 4, verse 7. 1 Tesalonica chapter 4, verse 7. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Nang tayo'y tinawag ng Diyos, inihiwalay niya tayo sa kasalanan at iniligtas tayo. Hindi para sa karumihan tayo naligtas. Hindi tayo iniligtas ng Diyos upang mamuhay sa kasalanan, iniligtas niya tayo upang mamuhay ng banal. Ang maging banal na kagaya ng Diyos. Iniligtas niya tayo upang tayo'y dalhin sa malwalhating bansa. Ito'y nangangahulugan na hindi tayo iniligtas upang magkasala. Tingnan natin sa 1 Tesalonica chapter 2 verse 12. 1 Tesalonica chapter 2 verse 12. Chapter 2 verse 12. Na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. Tingnan din natin dun sa 1 Tesalonica chapter 3 verse 13. 1 Tesalonica chapter 3 verse 13. Dito sinasabi, pagtibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Diyos na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. 1 Tesalonica chapter 3 verse 13. Pagtibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Hindi na magtatagal at makakapasok na tayo sa lungsod. Hindi na rin magtatagal ang Panginoon ay darating para dalhin tayong paitaas. Naniniwala ako na nabubuhay tayo sa panahong tayo ay makakapunta sa Panginoon o kaya naman ay makakatagpo natin ang Panginoon habang nabubuhay tayo. Kasama ng mga banal upang kunin ng Panginoon ang mga naunang naligtas. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama
Sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, nakasama ang lahat ng kanyang mga banal. Ang kabanalan ay pagiging hiwalay sa kasalanan, walang kapintasan. Nung tayo ay naligtas, naligtas tayo mula sa napakamiserable at kaawa-awang kalagayan. Matapos ang kaligtasan, pinabanal ng Espiritu Santo ang ating puso at isipan araw-araw sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya habang tayo ay nagkakatipon-tipon upang pag-aralan ng Biblia, nananalangin, nagkakaroon ng fellowship ng sama-sama, ang ating pananampalataya ay lalago at ang ating puso at pag-iisip ay unti-unting nababago ng higit pa. Talagang ganito, kung ikaw ay lalago ng kaunti pa, mamumuhay ka na ng hindi nagkakasala pa. Hindi natin kayang maging lubos na banal tulad ng Diyos, ngunit maari tayong mamuhay ng halos wala ng kasalanan. Dapat po ba tayong magkasala? Nung sinabi ko ito, may nagsabi, uy, pwede ba talaga tayong mabuhay ng halos hindi na nagkakasala? Saan makikita ang mga salitang ganun? Meron po bang ganong salita sa Biblia? Pagkatapos, dapat ba tayong mabuhay na gumagawa ng kasalanan? Tingnan natin, Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse 21 hanggang 22. Colossians chapter 1 verse 21 hanggang 22. Babasahin ko po Colossians chapter 1 verse 21 hanggang 22. At kayo na dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masamang gawa ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Tayo noon ay dating hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Tama? Tayo noon ay nakatadhanang mapunta sa impyerno magpakailanman, ngunit sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus ay naipagkasundo tayo sa Diyos. Pinagkasundo niya ngayon. At pagkatapos, ano ang ginagawa niya? Upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ano ang ginagawa ng Panginoon matapos niya tayong iligtas? Upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang Panginoon ang siyang tumutulong sa atin upang makatayo tayo sa harapan ng kalwalhatian ng Diyos, banal, walang dungis at walang kapintasan. Ang Panginoon ay tumutulong sa atin. Nagsisilang lang ba ng sanggol ang mga magulang? Hindi. Kapag ang sanggol ay naipanganak na, gaano nila kadalas pinaliliguan ng sanggol? Hindi niyo po ba nasusubukan? Pinaliliguan nila ang sanggol araw-araw. Araw-araw. Pinaliliguan ba nila ang sanggol dahil marumi siya? Hindi. Sa ganitong paraan, ang sanggol ay higit na magiging malusog. At kailangang hagkan at pasusuhin ng nanay ang sanggol araw-araw upang lumago siya ng mabuti. Kailangan nating kainin ang salita araw-araw at malinisan ng salita araw-araw tulad ng paghuhugas gamit ang tubig. Matapos tayong maligtas, patuloy tayong nililinis at pinababanal ng Panginoon sa pamagitan ng salita. Sa paraang ito, ninanais ng Panginoon na maiharap tayong banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap ng kaniyang kalwalhatian. Kailangan nating malaman ito ng mabuti. Ang mga sanggol hindi maaring maisilang nang sila lang at lumaki ng nag-iisa. Nang natanggap natin ang kaligtasan, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at nagkaroon tayo ng kaligtasan sa tulong ng panalangin ng mga banal na naunang naligtas. Maging nang matapos tayong maligtas, pinalalago tayo ng Diyos sa grupo ng mga ligtas na banal. Nililinis tayo ng Panginoon sa salita, pinapakain at pinalalago ang ating kaluluwa sa salita. Dapat alam natin ito. Ligtas na ako, kaya salamat, bye-bye. Makita na lang tayo sa langit. Ano? Sa sandaling maipanganak ang sanggol, sasabihin ba niya, bye-bye mama,
Thank you, Papa. Ang buong pamilya ay tumitingin sa sanggol at sinasabi ng sanggol, "Hi, naiinis ako." Kaya, tumakas iyong sanggol at lumusot sa butas na daanan ng aso. Kapag ganun, kakagatin siya ng asong dumaraan dun. At ang mga taong nagdaraan dun ay maaring dalhin siya sa bahay ampunan at sinasabi, paano magagawa ng sanggol ang tulad nito? Ang bata ay magiging ulila o kaya naman ay isang pulubi. Hindi dapat iwan ng sanggol ang pamilya niya. Tignan natin sa 1 Pedro chapter 1 verse 14. 1 Pedro chapter 1 verse 14 hanggang 16. Babasahin ko. 1 Pedro chapter 1 verse 14 hanggang 16. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan nung una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Minsan tayong naging masuwaying mga anak, ngunit ngayon ay dapat nang maging masunuring mga anak. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan ng una. Tayo ay minsang nabuhay ayon sa pag-iisip sa laman. Sa ating sariling paraan, tayo ay napupuot, nagmumura, nagagalit, mga sakim at gumagawa ng masasamang bagay ayon sa ating sariling laman. Kung tayo ay nabubuhay na gumagaya sa dati nating mga masasamang pagnanasa, ito ay kasalanan. Sa halip na gawin ito, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Ang Diyos ang siyang tumawag sa atin. Tulad sa Diyos, ay maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang ating mga pananalita, pag-iisip at kilos ay dapat hiwalay mula sa sanlibutan. Kung ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay na tulad ng mga anak ng Diablo, kung ang taong pupunta sa langit ay nabubuhay ng tulad sa mga pupunta sa impyerno, ayos lang ba ito? Nabubuhay tayo kasama ng mga tao sa sanlibutan, ngunit tayo ay hindi kabilang sa sanlibutan. Sinabi ni Jesus, ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Tayo'y ibinukod mula sa sanlibutan para mapunta sa langit. Sa ilang sandali, tayo ay pupunta sa Panginoon. Sa ilang sandali, alam nyo ba ito? Hindi na mahaba pa ang paninirahan natin sa lupa. Ang natitira nating buhay ay hindi na para kumain pa at malayo at mabuhay ng maayos, kundi ang kung paano mabuhay bilang karapat dapat na anak ng Diyos sa pamagitan ng dagli ang pagbabago ng puso at pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ninanais ng Diyos na tayo'y maging banal. Tingnan po natin sa ikalawang Pedro chapter 3. Sa ikalawang Pedro chapter 3, verse 11 hanggang 12. Dito makikita natin, hindi tayo mga anak ng Diyos sa salita lamang. Ngunit tayo dapat ay magsalita, kumilos at mamuhay tulad sa mga anak ng Diyos. Ngunit kapag nabubuhay ng tulad ng mga taga-sanlibutan at kung ang mga anak ng Diyos ay sinusubukang magdahilan o mga tuwiran sa kasalanan, hindi dapat maging ganito. Kaya tingnan po natin doon sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 11 hanggang 12. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 11 hanggang 12. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 11 hanggang 12, babasahin ko. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging bakatiyos na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos? Ibig sabihin, sa ilang sandali ang buong mundo ay matutupok sa apoy at matutunaw. Kaya hindi ang mundong ito ang lugar na patutunguhan natin. Hindi na magtatagal ay dadalhin na tayo ng Diyos.
Ano nga uri ng pagkataong nararapat sa inyo? Hindi dapat tayo mabuhay tulad sa mga taong ang pag-asa ay nandito sa mundong masisira na inilalagak ang kanilang isipan dito. Sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Anong uri ng pagkataong nararapat sa inyo? Sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos. Ang pagiging maka-Diyos ay ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, nararapat lang din na tayo ay maging banal upang tayo'y makalapit sa banal na Diyos. Sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Ito ay paghihintay sa parating na araw ng Diyos na nananabik na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailan darating ang Panginoon? Jesus who said, I will come again, and He went. When will you come? Ang Panginoon ba ay darating ngayon, ngayong araw o darating siya bukas? Maaring ang Panginoon ay dumating ngayong taon. Lahat ng mga tanda ng pagdating ng Panginoon ay lahat natupad na. Alam natin ito, tama? Ang araw ng pagharap natin sa Panginoon ay napakalapit na. Pwede ka bang mamuhay kung ano-anong paraan na lamang? Ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Tayo ay naghihintay at naghahanda sa pagpasok natin sa bagong langit at bagong lupa. Sa bagong langit at bagong lupa na banal, walang hanggan at malwalhati. Kung sasabihin ng isang ligtas, hindi na ako makakagawa ng kasalanan. Kung gayon, iyon din ay kasinungalingan. Matapos nating maligtas, ang ating pananampalataya ay unti-unting lumalago at nababago at dahan-dahang hihinto ang pagkakasala. Mabuti sana kung tayo ay magiging ganap na agad matapos nating maligtas, ngunit hindi. Kung gayon, ano ang mangyayari kapag ang isang ligtas ay makagawa ng kasalanan? Magkakaroon ng mga problema. Una, kapag ang isang ligtas ay makagawa ng pagkakamali, ito yung unang-unang mangyayari. Ang fellowship sa Diyos ay mapuputol. Kinapupuotan ng Diyos ang malaki at maliit na kasalanan. Halimbawa, ang ama at ang anak na lalaki ay nagkakasundo ng mabuti. Sasabihin ng anak sa lalaki, Ama! Pagkatapos ay sasagot ang ama, Halika dito aking anak. Sa gabi, kapag narinig niya ang tinig ng kanyang ama pagka-uwi mula sa trabaho, ang anak na lalaki ay tatakbo at yayakap sa kanyang liig at sasabihin, Ama, may dala ka bang masarap na pagkain? Yayakap ang ama at hahalikan ang anak na lalaki. Gaano nga sila nagkakasundo ng mabuti? Matapos maligtas, ating sasabihin, Diyos sama naming nasa langit. Pagkatapos, ay kanyang sasabihin, Halika aking anak. Ito ang fellowship. Sa unang Juan, chapter 1, verse 3, ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus. Tayo ay nasa fellowship sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. Kayaman, kapag ang kasalanan ay pumasok sa atin, ang relasyon ay mapuputol o ang fellowship ay mapuputol. Alam ng ama kapag ang anak na lalaki ay sumusunod o gumagawa ng mali. Paano naman ang anak na lalaki kapag ang kanyang ama ay nagalit? Ang ama ay nakakatakot. Nang ako ay nasa elementary school, kapag hindi ko nagagawa ang aking homework, papaluin at parurusahan ako ng aking teacher ng araw na iyon. Kaya kung hindi ako makagawa ng aking homework, sa isip-isip ko sana magkasakit ang teacher ko para hindi siya makapasok. Ito ay dahil natatakot akong makita ang aking teacher. Ang relasyon
Sa pamamagitan ng ama at anak na lalaki ay ganun din. Kapag may nagawang mali ang anak na lalaki sa kanyang ama, matatakot siya pagka-uwi ng kanyang ama matapos sa trabaho. Ang anak na lalaki ay gat na magtatago pagkarinig niya sa tinig ng kanyang ama. Kapag ang anak na lalaki ay takot sa kanyang ama at ang ama ay sisigawan ng anak na lalaki, hindi sila magkakasundo. Ang ibig sabihin ng hindi pagkakasundo ng ama at ng anak na lalaki ay gaya ng hindi makatawag sa cellphone dahil ang cellphone na iyon ay sira o walang baterya. Kung gayon, ano ang inyong gagawin? Dapat itong maayos ng mabilis. Paano mo ito ayusin? Tingnan natin sa unang Juan chapter 1 verse 9. Unang Juan chapter 1 verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang aklat ng unang Juan ay isinulat para sa mga ligtas na tao. Kapag ang isang ligtas ay mayroong mabuting fellowship sa Diyos, maaring magkaroon ng mabuting fellowship ang mga Kristiyano. Kaya, ang fellowship ng mga Kristiyanong ito ay hindi fellowship sa pagitan ng ligtas at ng mga banal, kundi isang tatsulok kasama ang Diyos. Ang mga Kristiyano ay mabuting fellowship sa Diyos ay may fellowship sa bawat isa. Kapag ang fellowship sa Diyos ay naputol, kahit ang mga Kristiyano ay hindi magkakaroon ng fellowship. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng kahiyahiyang kasalanan sa harap ng Diyos at hindi nagsisi, ang kanyang fellowship sa Diyos ay mapuputol at kanyang sasabihin, magaling ka magsinungaling. Nawawala na ang kanyang fellowship sa Diyos. Nakakapag-fellowship ba siya sa mga banal? Hindi. Dapat siyang makapanumbalik muna sa Diyos. Kaya anong gagawin niya? Dapat niyang ihayag ang kanyang kasalanan kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan. Tayo ay mga ligtas na tao. Kapag ang isang ligtas ay nagkasala, dapat niya itong ihayag, Panginoon, ako ay nagkamali. Gayon may maaring sabihin ang kasalanan hindi sinasadya ay magaan na kasalanan. Ang kasalanan na hindi sinasadya ay ang kasalanang kamuhian ng isang tao nang hindi sinasadya, sumpain ng isang tao o ang magalit dahil sa lumang pagkatao na hindi pa nababago. Ang mga ito ay magaan na kasalanan, isang kasalanang nagawa nang hindi sinasadya na hindi mo namamalayan. Pagkatapos ay pagsisisihan mo ito, kinapupuotan ito ng Diyos. Ano ang inyong gagawin? Ihayag mo muna ito sa Diyos. Diyos, ako ay nagkasala. Kung ikaw ay nakagawa ng anumang pagkakamali, dapat mong puntahan ang taong iyon at humingi ng tawad. Patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko na iyon gagawin ulit. Mahalaga rin na ipahayag ng ganitong sa taong iyon. Subalit, dapat mo muna itong ipahayag sa Diyos. Dapat mo munang ipahayag sa Diyos at manumbalik. Iyon ang pagsisisi. Kaya, mayroong dalawang klase ng pagsisisi sa Biblia. Mayroon yung lubos, yung talagang lubos yung kanyang pagsisisi. Yung isa naman ay bahagya lamang ang pagsisisi. Ang lubos na pagsisisi ay ang maunawaan na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay maligtas at naaligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Nang ang alibughang anak ay nagutom at namatay na, iyon ay pagsisisi ng siya ay manumbalik sa kanyang ama at ang mayakap ng ama sa kanyang bisig. Ito ay pagsisisi ng isang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan at manumbalik. Si Judas Iscariote ay tumangis dahil sa kanyang kasalanan. Inihagis ang 30 piraso ng pilak at sinabi, ako ay kailangang mamatay. Siya ay pinahirapan ng kanyang mga kasalanan na humantong sa kanyang pagkamatay. Pagpapakamatay. Siya ay nagsisi ngunit hindi nanumbalik sa Diyos. Siya ay namatay at napunta sa impyerno. Hindi iyong pagsisisi. Ikinaila ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Siya ay naging duwag. Sinabi niya na hindi niya ikakaila si Jesus hanggang kamatayan ngunit siya
ay kanyang ikinaila. Gayunman, si Pedro ay lubhang nanambalik sa kanya at sinabi ng Panginoon, "Simon, Simon, narito, hinihingi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nananalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palalakasin mo ang iyong mga kapatid." At siya ay nanumbalik sa kanya. Maari kayong magkamali, ngunit hindi dapat tayo mapanghinaan ng lubhang. Dapat tayong tumayo at lakasan ang ating loob na manumbalik at ipahayag na mabuti sa Diyos kung gayon. Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito ang kasalanan na nagagawa matapos maligtas at banal na mapapatawad sa atin. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang pangalan mo at patawarin mo kami sa aming mga utang gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Maaring magtanong ang ilan bakit dapat tayong patuloy na manalangin para sa kapatawaran ng ating kasalanan kung napatawad naman na ng Diyos ang ating mga kasalanan ng walang hanggan. Ito ay tungkol sa kasalanang nagagawa natin pagkatapos ng kaligtasan. At patawarin mo kami sa aming mga utang gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ibig sabihin ng verse na ito ay dapat mong patawarin ang kasalanan ng iba upang mapatawad ng Diyos ang iyong kasalanan. Sinabi rin ni Jesus, "Ngunit kung hindi tayo pinatatawad ang mga tao sa kanilang kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan." Bago humingi ng tawad, ang unang dapat gawin ay magsisi na hindi mo napatawad ang kasalanan ng ibang tao. Dapat nating sabihin sa Diyos, "Diyos, pakiusap, patawarin mo ako kung paanong pinatatawad ko ang mga kasalanan ng ibang tao sa akin." Dapat nating hingin sa Diyos ang kapatawaran matapos nating maligtas ng tuloy-tuloy. Ngunit paano nga kung hindi mapatawad ang kasalanan ng ibang tao sa atin? Kung sila ay hindi mo mapapatawad, ikaw ay hindi rin mapapatawad ng Diyos. Muli, kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos. Kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ibig sabihin, ang mapatawad sa ating mga kasalanan ay ang ating relasyon sa Diyos ay mapapanatili. Iyon ang fellowship sa Diyos. Ama, patawarin mo ako, kailangan kailanman ay hindi na iyon muli gagawin. Siyempre, ang paggawa ng masama ay mali, ngunit maari itong solusyonan ng pagsisisi. Okay, huwag na ulit iyong gagawin. Pinatatawad na kita. Siya ay banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ibig sabihin na kayang unti-unting alisin ng Diyos ang pusong gustong magkasala at tinutulungan ka na huwag na muling magkasala. Ngayon, tignan po natin sa unang Juan chapter 1, verse 5 hanggang 7. At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at ang kanya at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na katulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Upang magkaroon ng fellowship sa kanya, dapat ikaw ay nasa liwanag dahil siya ay liwanag. Anong pagsasama meron ng liwanag sa kadiliman? Wala itong katuturan kung sasabihin natin tayo ay may pakikisama sa Diyos habang lumalakad sa kadiliman dahil walang pagsasama sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng liwanag? Ang paglakad sa liwanag ay hindi ibig sabihin na hindi magkakasala. Kung di ibig sabihin nito ay ang iyong kasalanan ay gad na mahahayag kapag ikaw ay lumalakad sa liwanag. Ito ay dahil ikaw ay nasa liwanag. Kahit na maliit na kasalanan ay makikita habang ikaw ay nasa liwanag. Ang bintana ng aking kwarto kung saan nakalagay ang aking mga aklat ay nasa silangan. Bumabangon ako ng maaga para magbasa at mag-aral ng Biblia.
At ang sinag ng araw ay laging pumapasok sa loob ng kwarto na dumadaan sa bintana mula sa silangan. Kadalasan sa sandaling iyon ako ay nagbibihis na nakikita ko ang maraming alikabok na lumulutang sa sinag ng araw habang ako ay nagpapalit ng damit. Ngunit hindi ko ito nakikita kapag walang liwanag. Pagkatapos, huhubarin ko ulit ang aking damit upang pagpagin. Ipinapagpag ko yung aking damit para mawala yung alikabok. At isusuot muli ito. Kahit ang maliliit na alikabok na ito ay maaring maihayag sa liwanag. Kung wala ang liwanag, maaring hindi natin makita ang alikabok kahit nalalangkap na natin ito. Kaya't kapag tayo ay nasa liwanag, ang ating mga kasalanan ay nahayag. Kaya't kapag sinasabi mong ikaw ay mayroong fellowship sa Diyos habang lumalakad sa kadiliman, ikaw ay nagsisinungaling. Ang pagkakaroon ng fellowship sa Kanya ay kasinungalingan at dahil ang Diyos ay liwanag, hindi maaring magkaroon ng fellowship sa pamagitan ng Diyos kung itatago mo ang iyong kasalanan sa iyong puso. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad ng nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Sa pagkakaroon ng pakikisama sa isa't isa, ito ay maaring pakikisama sa pamagitan mo at ng Diyos at ng mga banal na may pakikisama din sa Kanya. Kaya't bilang tao na may pakikisama sa Diyos, ang bawat isa sa atin ay dapat manatili sa liwanag dahil siya ay liwanag. Tayo ay nagkakaroon ng fellowship sa isa't isa sa pamagitan ng Kanyang salita. Ngunit kung tayo ay lumalakad sa liwanag na tulad ng Niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang tamang pagsasalin sa kasalanan sa verse na ito ay ang bawat kasalanan sa halip na lahat ng kasalanan. Nilinis ng Diyos ang bawat kasalanan na iyong nagagawa pagkatapos maligtas. Kung ikaw ay lumalakad sa kadiliman, hindi Kanya mapapatawad. At dahil hindi ka maaring makipag-fellowship sa Diyos kung ikaw ay lumalakad sa kadiliman, ikaw ay dapat na maging malinaw. Ikaw ay dapat na maging malinaw. Tayong mga Kristiyano sa katotohanan ay hindi dapat mahiya sa harap ng Diyos na hindi nahihiya sa pakikipag-fellowship sa Diyos. Dapat mong masolusyunan ang iyong kasalanan agad at sa hindi pagtatago nito. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay nagtatamo ng awa. Katulad ng verse na ito sa Kawikaan, ang pagpapahayag ng iyong kasalanan ay napakahalaga sa ating buhay. Kaya kung ipinapahayag mo ang iyong kasalanan at tinatalikuran ito, pinapatawad ka ng Diyos sa iyong kasalanan at ang fellowship sa Kanya ay magpapatuloy. Ngunit minsan, ikaw ay gumagawa ng kasalanan ng sinasadya. Maaring ito ay malaking kasalanan na hindi mo dapat gawin bilang Kristiyano. Katulad ng hayagang pandaraya sa iba, pagnanakaw, paggawa ng pangangalo niya, at pati ang pagpatay. Ngunit ang mga ligtas na Kristiyano ay hindi dapat gawin ang mga kasalanan ito kapag sila ay natukso. Kaya't anong mangyayari sa kanila? Ang pagpapahayag ay hindi sapat na sa sitwasyong ito. Halimbawa, ikaw ay nakagawa ng seryosong problema sa iyong tatay at hindi mo maaring sabihin sa kanya, patawad, may ninakaw ako, kinupit ko ang pera ng iba, nagsinungaling ako, nakagawa ako ng pangangalo niya. Ang mga malaking kasalanan na ito ay hindi mapapatawad sa ganitong paraan. Sasabihin ng Diyos, bigyan mo ako ng pamalo, ikaw ay papaluin niya sa pamagitan nito. Ngunit dahil mahal ka niya, kung hindi ka niya anak, wala siyang pakialam sa iyo at hindi niya kailangang paluin ka. Sa Kawikaan, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya, ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Huwag mong ipagkait sa bata ang saway. Kung hampasin mo siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Sa panahon ngayon, hindi madali sa mga magulang na paluin ang kanilang mga anak. Ngunit ang Diyos ay striktong ama. Huwag mong isipin na iniibig niya lamang tayo. Tingnan natin sa Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12 verse 5 hanggang 8. Hebreo Hebreo chapter 12 verse 5 hanggang 8.
at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak ko, huwag mong ipagkawalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat tinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Dinidisiplina niya tayo sapagkat iniibig niya tayo at tayo ay kanyang anak at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Dinidisiplina, ito ang pagtrato ng Diyos sa kanyang mga anak kapag sila ay nagkakasala. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. May isang sister na nagsabi sa akin, Pastor, hindi ako dinidisiplina ng Diyos kahit anong gawin ko. Sigurado ako na ako ang kanyang bunsong anak. Ang Diyos ay walang bunsong anak. Kailangan nating isipin kung ikaw ay anak niya o hindi at kung ikaw ay anak sa labas kung wala ang disiplina. Ang kawalan ng pagdidisiplina ay mas matinding problema. Bakit hindi niya ako dinidisiplina? Hindi ba niya ako anak? Marami ang paraan ng pagdidisiplina. Hindi kinukonsinti ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Kapag kinukuha mo ang pera ng iba, ikaw ay mawawalan ng mas marami. Kung ikaw ay nandadaya, ikaw ay madadaya rin ng maraming beses. Sa 1 Korinto 11, ang banal sa Korinto Church ay mga makalaman pa kahit sila ay naligtas na, kaya't sila ay dinidisiplina o nadisiplina. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. Ang pagiging mahina at may sakit ay hindi lamang dahil sa disiplina ng Diyos. Si Apostol Pablo ay naghirap ng labis dahil sa kanyang sakit sa katawan, subalit ang kanyang sakit ay hindi dahil sa kasalanan, ngunit upang maiwasan ang pagmamataas, ibinigay ito ng Diyos upang hindi maging mapagmataas. Depende sa ating physical na kalagayan, ang ibang tao ay mahina at kapag kayo ay kumakain ng hindi wasto, tayo ay nagkakasakit. Gayunman, mayroong iba na mahina dahil sa kasalanan. Ang iba ay may sakit, ang iba ay natutulog dahil sa disiplina at ang iba ay namatay. Kung titingnan ninyo sa 1 Korinto 5:5, ang ibang banal ay nagkasala at hindi nagsisi kaya't sinabi ni Pablo ay ibinigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Kung hindi ka magsisisi, maaari kang patayin ng Diyos. Ang Diyos ay pumapatay ng laman. Ang mga naligtas ay dinidisiplina at maaring humantong sa kamatayan, ngunit walang pagkawasa, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Kaya ano ang mangyayari? Maari siya ay sawayin kung siya ay haharap sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin sa 1 Korinto 3:15, bagamat siya ay maligtas, ngunit tanging sa pamagitan ng apoy. Katulad lamang ito ng ang iyong bahay ay natupok at ikaw ay lumabas na meron lamang na panloob na kasuotan. At ang iyong buhay, yun lamang. Yun lamang ang naligtas. Kahiyahiyang kaligtasan ito. Alam po ba ninyo? Hindi dapat maging ganito. Sinasabi ba ninyo, kahit ikaw ay magkasala, ito ay ayos lang naman kahit na nasa likurang bahagi ka sa langit. Malalaman natin ang mga taong nag-iisip ng ganito kapag tayo ay nakarating sa Diyos. Kung ang taong iyon ba talagang ligtas, ang taong iyon ba ay hindi nagsasalita ng ganitong mga bagay. Ama sa langit na sa akin ay nagligtas, ang Panginoon na sa akin ay nagmamahal, dapat kong subukan na mabuhay sa pamagitan ng salita ng Panginoon, para sa Panginoon. Sa Apokalipsis 3:19, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ay magsikat at magsisi. Dahil mahal ka ng Panginoon, kanyang sinasaway at dinidisiplina ka.
taglayin ninyo ito. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Kailangan nating ipagpatuloy ang pagsisisi. Pagsisisi, alam ba ninyo, dapat nating itong gawin habang buhay, araw-araw. Sa pagtatapos ng araw, kailangan kong magbalik tanaw upang tignan kung mayroon ba akong anumang pagkakamali, kung nagsinungaling ako, kung nakasakit ako ng brothers and sisters, o kung namuhi ako kung kanino man. Tayong lahat, kung mayroong anumang mali sa inyong pag-iisip, dapat mo itong ipahayag sa harapan ng Diyos. Nagkamali ako, patawad. Kung gayon, sasabihin din ng isa, ako ay nagkamali. Ang bawat isa, dapat maging ganito. Kung gayon, ito ay maayos. Sa Mateo 5:23-24, kaya kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Dapat tayong mabuhay ng may kapayapaan, hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa ating mga kapatid. Tayo ang mga tao na papunta sa langit at tayo ay mabubuhay na magkakasama magpakailanman. Bago tayo pumunta doon, dapat na mabuhay tayo ng magkakasama kahit dito sa mundo. Tayong lahat ng mga Kristiyano ay kailangang maging sensitibo sa ganitong mga bagay. Ang inyong konsensya ay dapat maging malinaw kahit sa disiplina. Tingnan natin sa mga Awit chapter 116 verse 12. Awit 116 verse 12. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ngayon, sa isang salita na ito, lahat niyang kabutihan sa akin. Ito ang salitang dapat sabihin ng isang ligtas na tao. Iniibig ng Diyos ang makasalanang gaya ko at upang iligtas ang tanging anak ng Diyos ay bumaba sa mababa at hamak na lugar sa katawan ng tao at namatay sa krus para sa makasalanang tulad ko na gaya ng isang uod at insekto. At kanyang pinadanak ang lahat ng kanyang napakahalagang dugo at ipinatawad ang lahat nating mga kasalanan magpakailanman. Iniligtas tayo ng walang paghahatol. Ginawa niya akong anak ng Diyos, binigyan niya ako ng pag-asa na makapasok sa walang hanggang langit at hindi niya ako pinabayaan habang nabubuhay sa mundong ito. Ngunit palaging kasama ko hanggang makapasok tayo sa langit. Paano mo susuklian ang lahat ng biyaya ng gumagabay at pumoprotekto sa iyo? Kung ikaw ay nakatanggap ng dakilang biyaya, dapat ay mayroong kang puso na nagpapasalamat na naisuklian ito. Ikaw ay nakatanggap ng regalo, ngunit walang mapagpasalamat na puso at pagnanais na suklian ito. Hindi mo ito maaring gawin. Ang aking Kristiyanong pamumuhay, pagkatapos maligtas, ay hindi ang mabuhay na natatakot na mawawala ang aking kaligtasan. Walang makakakuhang kalwalhatian mula sa Diyos sa paggawa kung ikaw ay para sa iyong sariling kaligtasan. Ang kaligtasan ay 100% na tinapos ni Jesus sa krus. At pagkatapos na matanggap ang kaligtasan, ang Kristiyanong pamumuhay ay ang maging mapagpasalamat para dito, sumunod ng may kagalakan at gumawa para sa Panginoon. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa pamagitan ng ano? Wala tayong anumang maisusukli, ngunit tinuturo ng Biblia kung ano ang dapat nating gawin pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan. Ayon sa 1 Pedro chapter 2 verse 2, ang unang bagay para masuklian ang biyaya ng Diyos ay ang mabilisang paglago sa pananampalataya. Ikaw ay masaya kapag ang sanggol ay naisilang at kapag ang sanggol ay nais ng bigyang lugod ang kanyang magulang, dapat siyang mas mabilis na lumaki. Ngayon, kapag ang sanggol ay nakatayo na, gumagapang, natutuwa ang pamilya. Ang aking anak ay tumayo na, ang aking anak ay gumamit na ng kutsara. Habang sila ay masaya, ang Diyos ay nalulugod lamang kapag ang ating pananampalataya ay lumalago. Alam mo, ang pananampalataya ay pareho lamang ng ikaw ay naligtas. Kapag ang sanggol ay pareho pa rin pagkatapos ng 3 taon ng kanyang papanganak, gusto niyo ba ito? Ano ang mali sa anak ko?
Sa unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Pagkatapos ninyong maligtas, nagbabasa kayo, nagsasaulo, nakikinig at nag-aaral ng salita, ito ang pag-inom ng malinis at malinis na espiritual na salita. Kapag ang isang bagong silang na sanggol ay nasa bisig ng kanyang ina, ang bibig ng sanggol at ang taas ng nipol ng kanyang ina ay tamang-tama lamang. Ganito ito, ginawa ng Diyos. Alam mo po ba na nasaan ang bisig ng kanyang ina? Ng inyong ina? Ang yakap ng Diyos ay nasa church. Ang church. Ang church ay gaya ng isang ina. Kapag ang mga brothers at sisters sa church ay nag-iibigan sa isa't isa at nag-aaral ng salita, ang salita ng Panginoon dito ay gaya ng malinis na gatas. Patuloy nila itong naiinom at mabidis na lumalago ang kanilang pananampalataya. Kung pagmamasdan natin ang asal ng, at ng mga nakikinig ng salita pagkatapos nilang matanggap ang kaligtasan, makikita ninyo kung ang taong ito ay totoong ligtas o kung siya ba ay maayos na namumuhay sa kanyang pananampalataya. May mga tao na nakatuon ng pansin sa pakikinig ng salita, pagbabasa ng Biblia, pagsasaulo nito, para hindi nila makalimutan kahit na isang salita. May narinig po akong gaya nito, may ilang sisters ang nakikinig ng salita sa Bible seminar na hindi gumagamit ng palikuran kahit gustuhin man nila. Sinabi nila na nagsuot sila ng diaper para wala silang makaliktaan kahit isa man lang na salita. Wow, talagang kahanga-hanga. Kapag pinagsisikapan ninyong makinig na walang anumang pinalalampas na salita, ay lalago ang inyong pananampalataya kapag ganito. Ang mga hindi paligtas ay mabilis na maliligtas at ang ligtas ay mabilis na lalago dahil ang kanilang mga puso ay at pamumuhay ay nababago. May mga taong mabilis na lumalago. Gayunman, may mga tao naman na ganun pa rin kahit ilang taon na ang lumipas, hindi po dapat ganito. Sinasabi sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Dapat tayong lumago. At sinasabi rin sa unang Korinto, 3:11, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip, gahong gaya ng bata, ngayon ganap na ang aking pagkatao at iniwan na ang mga bagay ng pagkabata. Kapag malago na tayo, ang paraan ng ating pagsasalita, pag-iisip, pagkikilos ay nababago at nagiging isang mature na Kristiyano at ang Diyos ay natutuwa. Dumako tayo sa Ikalawang Korinto chapter 5 verse 15. Babasahin ko po. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 15. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Dahil ang Panginoon ay namatay para sa atin, kaya tayo'y nabubuhay. Upang ang mga nabubuhay, ang mga Kristiyano, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Para sa kanya na namatay para sa kanila at muling nabuhay, na huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Ang Panginoon ay namatay para sa kanila, kaya dapat tayo mabuhay para sa kanya. Hindi natin masusuklian ang kanyang biyaya kahit 100 ulit pa tayong mamatay. Hindi natin magagawang mamatay ng 100 beses. Gayunman, mabuhay tayo para sa Panginoon kahit 1 beses lang. Ayaw ninyo pa rin ba ito? Dumako tayo sa Roma chapter 14. Roma 14, 7 at 8. Basahin po natin Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sinuman ang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay,
tayo'y sa Panginoon. Sinasabi sa verse na ito na mula sa atin ay walang sino man ang nabubuhay at namamatay para sa kanyang sarili. Kung ikaw ay nabubuhay at namamatay para sa iyong sarili, trahedya po ito. Wala itong kabuluhan. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Bakit? Dahil ang katawan ko at espiritu ko ay hindi sa akin. Kayo'y binili sa isang halaga, kaya't walhatiin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos para sa Panginoon. Hindi po ba't ang pamumuhay para sa kalwalhatian at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay ang paraan upang suklian ang kanyang biyaya? Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ang mga nabubuhay para sa Panginoon ay may kwalipikasyong mamatay para sa Kanya. At silang determinadong mamatay para sa Panginoon ay magagawang mabuhay para sa Kanya. Kung mabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Malinaw po, dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay sa Diyos at sa Panginoon. Siya ang ating ulo. Wala tayong kwalipikasyon at karapatang mabuhay o mamatay para sa ating sarili dahil pag-aari ba natin ito? Tingnan po natin yung panghuling talata sa Juan chapter 14 verse 23 hanggang 24. Juan chapter 14 verse 23 hanggang 24. Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama. At kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. At ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin." Kung gayon, sinasabi ni Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Sino nga ba ang nagmamahal sa Panginoon? Ang taong ligtas ang siyang nagmamahal sa Panginoon dahil minamahal niya tayo ng lubos. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ito ay ang kanyang salita. Tuparin ang kanyang salita at siya'y mamahalin ng aking ama. Ibig sabihin nito, lalong iniibig ng Diyos ang taong sumusunod sa kanyang salita. Sa mga anak, mayroong masunurin, masawayin at mayroon ding matigas ang ulo. Ngunit, mayroon lang silang iisang magulang. Subalit, sino ang higit na iniibig ng mga magulang? Ang mga magulang ay higit na iniibig ang mga anak na sumusunod sa kanila. Gayon din, iniibig ng Diyos ang sumusunod sa Kanya. Ito ang ikalawang pag-ibig. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanang kasama Niya. Sila'y umiibig sa isa't isa at ay nagnanais na mamuhay ng magkakasama, hindi po ba? Ang Diyos ang unang umibig sa atin at iniligtas tayo. At tayo ay sumusunod dahil iniibig natin siya. At dadalhin tayo ng Diyos na umiibig sa Kanya sa Kanyang kaharian upang mabuhay na kasama siya magpakailanman. At kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang langit ay lugar kung saan maninirahan ang mga nagmamahal sa Diyos, ang mga taong ligtas at ang mga nagmamahal sa Panginoon dahil sila ay mga ligtas kasama ang Panginoon magpakailanman. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Tama po ba? Kung sinasabi natin minamahal natin ang Panginoon sa pamagitan ng labi, subalit hindi sumusunod, ay sinungaling. Ang Diyos ay hindi madadaya. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Sa Lucas 6, ang Panginoon ay nangangahulugang hari. Ang paglingkuran ng ulo na siyang hari. Siya ang Panginoon ng ating buong buhay at ang walang hanggang hari ng mga hari. Kaya dapat natin siyang sundin.
Kung mabubuhay tayo upang suklian ang kanyang biyaya, ang Panginoon naman ay tutulong sa atin. At nangako siya na bibigyan tayo ng malwalhating gantimpala. Kaya lahat ng mga Kristiyano ay dapat na mabuhay bilang anak ng Diyos na ninanais ang ikalawang pagdating ng Panginoon sa pamagitan ng banal at makadiyos na pamumuhay. At ang sinabi ng Biblia, pagsikapan ninyong matagpuan kayo na walang dungis at walang kapintasan. Dahil dito ay dapat tayong magkaroon ng hiwalay na pamumuhay mula sa sanlibutan. Ngayon naman po, tayo naman po ay mananalangin na po. Manalangin na po tayo. Papagin namin amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon kung saan ang biyaya ng Diyos ay malapit na magwakas at ang paghukom ay napakalapit na. Ang amin pong mga katawan at espiritu ay sa iyo, Panginoon, dahil binili ito ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Pakiusap, pamunuan at gabayan mo po kami, sa gayon ay makapamuhay kami para lamang sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna at gumabay sa amin upang walang sino man sa amin na mahulog mula sa banal na kapunungan at upang hindi na uli kaming matangay ng kawalang kabuluhan ang sanlibotang ito at mabuhay ayon sa pagnanasa ng aming laman. Ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.